Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so bago na naman na Leaven, okay? Tong si Leaven medyo unly. Okay, so ang dami nilang maglabas ng, ano, ng keyboards. Okay, ang bagong K780. So may nag, ano niyan, comment niyan sa isang YouTube video ko. Kaya ako napansin. Okay, thank you dun sa taong yon. Okay, so kung mahanap ko yung comment, papalitawin ko siya. Okay? So, tara, punta na tayo dito sa unboxing na to. 909 pesos, nakita ko, sa Shopee ng GigaWare. Okay, so, simple lang naman siya. Ano lang siya, parang nakikita ko yung layout niya is around 60% na dinagdagan mo ng medyo numpad. Okay, hindi kompleto yung numpad, okay? Pero, yun siya. Okay, so, available in 4 colors. So, buksan na natin to. Tama na satsat. Okay. Okay. So, syempre, may keyboard and wire siya. And cable. USB Type-C to Type-A. Okay, tama. Tapos, itong bagong colorway. Never before seen. Okay? Okay. Ayan. So, ayan. Ganda, di ba? Ito yung green and white ba? Ito yun. Okay? Sige. So, sa likod, as usual, meron siyang two levels. Hindi pa as usual. Hindi yan usual. Okay? So, two levels of kickstand at saka apat na rubber feet. Okay. So, yun. So, wired mode lang ata to kasi wala siyang yung dongle. Pero, para sa 900 pesos, feel ko, not bad na rin naman siya. Weight is, okay-okay lang. Siguro, papuntang below average. Medyo magaan konti. Pero, medyo mafe-feel nyo or maririnig nyo rin naman based sa sound niya. Okay? So, okay. Ano pa? Ano pa masabi dito? Wait lang. Okay, so kumuha lang ako ng keycap and switch puller para mabuksan natin. Macheck ko. Okay, keycap is double shot. Non-shine through actually. Okay? So, hindi na siya shine through. Depende kung anong trip nyo pero ako mas gusto ko yung ganyan. Sa totoo lang. Ewan ko. Yung gamit ko kasi ngayon, wala ngang RGB eh. So, madilim lang minsan, syempre, pag madilim. Ito, okay. Fikot. 3-pin hot swap lang siya. So, usually, ang issue sa mga 3-pin na hot swap is yung paghuhugot nyo sa kanya. So, easy lang kayo ah. Pwede nyo i-wiggle-wiggle. Pero ngayon, medyo mabilis ko lang naman siya nahugot. Nakita nyo naman. Pero yun nga, ingat lang, ano, pag medyo mahigpit siya. Kasi ang tendency niyan, magbe-bend yung switch. Yung parang kinakapitan ng kick-up switch puller na area ng switch. So, ang magandang technique dyan is i-wiggle-wiggle nyo. Para dahan-dahan siya umangat. Okay? So, oo. 3-pin hot swap lang siya. North-facing RGBs. Okay? So, yun lang naman. Anong switch niya? Filikey. Okay? Usual na yan. Yun yung mga keys na ginagamit nila sa K610 at saka K620. At saka K710, okay? So, di ba? Sabi ko sa inyo, marami na silang layout talaga. Okay? Ano pa ba? Hindi, rattly. Baka may lube yung mga stubs nila. Oh, hindi masyado. Oh, actually, may lube nga, no? Naglulub na pala ang Leaven, no? Hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin. Oo, lube yung mga stabilizers niya, kaya tahimik yung stubs niya. Hindi rattly. Okay lang. Pwede na. Para sa 900 pesos, pre-lube pa yung stubs mo. So, yung switch, not so sure. Okay lang. Okay lang siya. 900. Oo. Kasi, ang fun ng mga ganito is next time, pag nagsawa kayo sa current stock stock na configuration, pwede nyo i-modify, di ba? So, pero for me, not bad naman yung sound. So, dito, nakikita nyo may notification lights. Okay. Tapos, mukhang OEM ang profile ng mga keycaps. Actually, ngayon ko lang natandaan banggitin yan. Bihira ako matandaan yung profile ng mga keycaps. Okay? So, maganda yung colors niya. Ayan, dito, meron na yung naka-unbox na. Naka-unbox niya. Okay, ayan. Nakikita ba sa taas? Ayan. So, ayan.
So, apat ang available colorway niya, okay? So, ito ang ni-request ko i-unbox kasi ito yung parang medyo natitripan ko. Ito, sawaan na ako, sa totoo lang. Pero maganda pa rin naman. Pero nakakasawa lang yung... Kasi ganyan na halos lahat, di ba? So, ngayon nakita ko yung green, medyo malamig sa mata. Okay, malamig naman talaga sa mata ang green, okay? So, ito. Ito kasi medyo dark yung dito niya. Di ba? Alternate lang naman yan eh. Tapos alam ko lahat in yellow... Yellow si... Iba switch niya. Okay. Okay, bakit red tong isang to? Anyari. So, hindi ko alam. Pero ito, red switches. Pero yung iba, yellow naman lahat. So, medyo weird lang. Not so sure. Pero okay lang, parehas lang naman yan. Ano, color ko, yung color lang talaga nag-iiba dyan. Feel ko kahit yung operating force niya, feel ko same lang yan. Pero yun nga, parehas naman linear lahat yan. Okay? So tara, ita-typing test ko na to. Okay, RGB pala. Okay, rainbow pala, hindi pala RGB. So basta pag sinabing rainbow, alam mo yung fix lang talaga yung color niya per hilera. Ayan, di ba? Kaya ganun yung rainbow eh, di ba? Yan, so yan lang talaga. Okay? Budget lang naman kasi siya, kaya yan lang ang kaya nilang gawin para sa inyo. It's rainbow. Pero pag, syempre, pag mas may pambayad, dun, kaya nila gawing RGB yan. Pero wala akong nakitang version na RGB, okay? So, simulan na natin yung typing test. NKRO test pala muna, okay? Okay, hindi. Hindi siya NKRO. Okay? Minsan, umabot siya 11. Pero hindi siya consistent. So talagang hindi yan NKRO. Yan, kita nyo naman sa screen nyo, di ba? Okay, so hindi. So medyo typical naman budget keyboard sounding siya. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanyan, medyo nagustuhan ko na lube na siya, 'di ba? Factory lube na yung mga stubs niya. So not bad, tapos meron pa kayong numpad dito, okay? So may kwento ba 'to? Ba't ganun? Dapat pag naka-off. Ayun, ayan. Okay, may kwenta pa rin naman siya. So sa totoo lang, for me, dapat di na sila naglagay dito ng arrow keys kasi may extra arrow keys rin naman ng numpad pag naka-on or off ang numpad, di ba? So naging arrow up, left, right, down yan. So ewan ko, kanya-kanyang trip. So at saka delete to. So ewan ko, kanya-kanya naman yan. Pero yun nga, gumagana naman yung numpad niya. Ayan, may numpad kayo, may pang-work kayo. Actually, better to pang-work, syempre, kasi may numpad ka. Mas mabilis ka makaka-type ng numbers. Okay? So, yun lang. Wala na ako ibang masabi. Ay! Ito pa pala. So, pag naghahanap kayo ng mousepad, mouse mat, extended mouse pads, okay? Customized mouse pad, punta lang kayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. Links at the description down below na lang. So, ha? Ano pa ba? Wala na. Wala na ata ako masabi. Mukhang nabanggit ko na. Okay? So, links will be at the description down below na nga lang talaga lahat. Okay? So, yun na. Thank you to Tech Time Trade or GigaWare for sending lending. Actually, hiniram ko lang to. Kaya, marami, di ba? Para kasi may nag-comment nga lang. Okay? So, comment lang kayo. Sige, comment lang kayo guys. Titingnan natin. Siyempre, hindi ko lahat makukuha yan. Hindi ko maano. Yung mga items marami nagko-comment. Pero tinatry ko mag-request dun sa mga brands kung pagbibigyan nila ako. Pero yun nga, pag hindi, wala. Diba? So, thank you guys. Like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Okay? So, thank you guys for watching.
Sige na. Let's tumunog pa yung cellphone ko. Let's do this again next time. Bye-bye.